Hello everyone, this is Erik Santos. Sa lahat po ng mga nakatutok online ako, break muna tayo sa kantahan dahil gusto ko munang mag-bonding tayo dito sa Lx2 Entertainment. Dito lang yan sa things you should know about Erik Santos. Number one, I am a pescatarian for almost 5 years now. Hindi po ako makain ng meat, ng baboy, ng beef and chicken. Only fish and seafood. So, nagsimula yan ASAP in Toronto. So, pag-uwi ko dito sa Pilipinas, nag-try ako mag-pescatarian. In-extend ko ng in-extend hanggang sa nasanay na ako. So, syempre hindi na tayo bumabata. So, dapat pangalagaan natin yung ating katawan. Mas gusto ko sanang mas healthy yung kinakain ko. And, of course, bago ko to ginawa, I did a lot of research, mainly for health reasons. For me, the hardest thing to do is to start. Siyempre, you set a goal, kailangan simulan mo siya talaga. For me, it's a lifestyle already. Hindi lang yung pagiging pescatarian yung makukuha mo doon, pati yung disiplina sa sarili mo and everything else will follow. Mahilig ako sa sapatos kasi nung bata ako, kami kasi yung klase nung mga anak na pinalaki kami ng magulang ko na hanggat hindi sira yung sapatos namin. Hanggat hindi niya nakikitang sira, hindi niya papalitan. So, nung nagkaroon na ako ng pambili ng mga sapatos na gusto ko, isa yan sa mga, kumbaga, naging luho ko until now. Kasi it makes me so happy. Over 100 pairs of shoes na yung meron ako. Meron akong show, for example, sa abroad. Hindi pwedeng hindi ako mag-uwi ng mga sapatos. And isa yan sa mga nagiging reward ko sa sarili ko. Some of my shoes also binigay din sa akin ng ilang mga malalapit na tao sa buhay ko dahil alam nila kung gaano ko kapaborito ang mga sapatos. Third thing na i-share ko sa inyo is that ang usual na get up ko is white t-shirt and jeans. Ngayon na lang ako actually natuto na magsuot ng medyo may design. Alam nilang nandyan na ako kasi yung dumadating naka-white t-shirt. Before, hindi talaga ako mahilig sa mga design, na mga damit na may mga design. Talagang pure white na t-shirt lang or polo shirt. Sabi nga nila, di ba, first impression lasts. Kailangan talaga you present yourself very well. It's part of my job as a celebrity, as a public figure. Especially nowadays, sobrang namamagnify ka because of social media. Dapat you look presentable. One more thing na gusto kong i-share sa inyo is that, okay, hindi ako nahihiya. Medyo vain talaga ako. I really take good care of myself. I go to the gym regularly, lalo na prior to pandemic. Pero nung nag-pandemic na and medyo marami ng restrictions and limitations, medyo nag-invest talaga ako sa mga equipment para mag-workout dito sa bahay. Regular exercise is very important to me. Lalo na sa TV, di ba, ang hirap talaga na mag-maintain lalo na ngayong pandemic kasi wala ka namang ibang gagawin sa bahay kundi kumain, matulog, nakakatamad, mag-workout. Pero pag iniisip mo na you don't want to disappoint your fans, your supporters, talagang magkakaroon ka ng enthusiasm to do your best. Basta sa akin, importante is cardio. Isa rin siya sa mga tumutulong sa akin. It helps me with my breathing. Kaya kapag kumakanta ko, medyo sanay na yung baga ko kung ano yung dapat kong gawin when I sing. Kasi na-exercise ko siya when I do cardio. That's very important, yung pag-exercise regularly. And isa na dyan is yung pangangalaga sa balat natin. Iyan yung unang-una nating dapat alagaan. Kasi napaka-importante, lalo na sa industriya natin, na to always look good. Kaya siguro medyo naging vain ako. Mahilig ako sa pabango. Sobrang hilig ko sa pabango, guys. Kahit makalimutan ko na siguro yung cellphone ko, pero hindi ko makakalimutan magpabango. Parang kapag hindi ako nagpabango, parang laging may kulang. Lahat ng scent
na gusto kong bilhin, binibili ko yan. Every now and then, depende sa okasyon, nag-change ako ng scent ko. Ngayon, ang pabango ko is Santal 33. Pag naaamoy ako ng mga kaibigan ko, kahit na alam nila na nandyan ako kasi naaamoy na nila ako. Pag meron akong gustong bagay, tapos feeling ko kaya ko namang bilhin, syempre ayoko namang i-deprive yung sarili ko doon sa mga bagay na gusto kong bilhin. So if I think na gusto ko siya, and it makes me happy, at kaya ko naman siyang bilhin, why not, di ba? I used to collect Mickey Mouse. Pero ngayon hindi na. Kasi feeling ko masyado na ako matanda for Mickey Mouse. Pero bibili ko talaga yung mga collector's item sa Disneyland, sa Disney World. Lagi akong bumibili ng Mickey Mouse. At meron akong huge collection dito sa bahay ng Mickey Mouse. Kasi bata pa lang ako, sobrang paborito ko na si Mickey Mouse. Aside from that, yung mga fans ko na kilalang-kilala ako, alam nila na pag binigyan nila ako ng Mickey Mouse, sobrang nila ako kapapasaya. Isang buong kwarto, pwede kong punuin ng Mickey Mouse collection. Kapag nakikita siya ng mga taong nagbibisita dito sa bahay, na-amaze sila kasi ang gaganda talaga ng collections ko. Ito, alam din to ng lahat ng mga nakakilala sa akin na favorite color ko is blue. Walang kamatayang blue. Ilang beses ko nang pinarenovate itong bahay, yung kwarto ko, pero never ako nagpalit ng kulay ng kwarto. It has always been color blue. Kapag pinapili ako ng kulay, hindi na ako magdadalawang isip. Blue talaga. Kakagaan ng feeling. Parang feeling mo ang gaan-gaan ng kapaligiran kapag ganun yung kulay na nakikita mo or nakapaligid sa'yo. Ako yung tipo ng tao na kailangan 7 to 8 hours yung sleep. Kasi less than 7 hours, medyo cranky ako. Medyo parang nawawala ako sa mood. So kapag bawas yung tulog ko, parang hindi ko alam kung ano yung ma-feel ko. Hindi maganda sa feeling. Dapat 8 hours or 7 hours to 8 hours yung tulog ko para I'd feel happy and I'd feel better. Lalo ngayong pandemic, napaka-importante na makakompleto ka ng tulog kasi ayaw mong bumaba yung immunity mo, di ba? And sa mga singers na katulad ko, napaka-importante ng may kalidad yung sleep mo kasi mas maganda yung buga ng boses mo kapag kompleto yung tulog mo. Alam ng mga singers yan. So, sleep is very important talaga. Ang gusto kong i-share sa kanila is, well, di ko alam kung alam na to ng mga tao, pero I am a frustrated dentist, but I graduated BS Psychology. Okay? Nag-graduate ako ng BS Psychology in 2010, pero nag-aral po talaga ako ng dentistry. And nag-stop ako noong 2002 para naman mag-giveaway ako sa aking pinapangarap na maging isang mang-aawi. Sobrang gusto ko talagang maging dentist. Pero ang mahalaga, nakatapos ako ng pag-aaral na natupad ko yung pangarap ng magulang ko sa akin na makatapos ng pag-aaral. Kahit na medyo late na, pinagsabay ko talaga yung showbiz and yung studies ko. Kaya nakagraduate ako in 2010. Siyempre lahat tayo may mga pangarap sa buhay, di ba? So ako, nag-take ako ng risk. Nag-audition ako, tapos nag-join ako ng Star in a Million. Natupad ko yung pangarap ko bilang singer. Napaka-importante, doon pumapasok yung dapat meron kang education. Kasi kahit na hindi mo matupad itong pangarap mo na, for example, maging artista or maging isang singer, at least meron kang natapos na pag-aaral, it's very important kasi it adds so much value to you as a person. Sobrang happy ko dahil I was able to, alam mo yon, to graduate and masasabi ko sa sarili ko na I did it. Biruin mo na napagsabay ko yung showbiz and yung pag-aaral. For my last thing to share with you guys, ito, trivia to, sobrang trivia to. I was born on October 10 at 10 in the morning.
October is the 10th month of the year. Then I was born on October 10 at 10 in the morning. So triple 10 ibig sabihin. Sa pang trivia, ang nickname ko talaga is 10-10. Dito sa bahay, napakalayo sa Eric. Yung mga sobrang malalapit sa akin, they call me 10-10. Number na 10 ay talagang napaka-espesyal sa buhay ko. Kaya naman, nung nag-join ako ng Star in a Million, nung grand finals na, number 10 talaga. Kaya siguro isa yun sa naka-add ng swerte at blessing sa akin. Kaya ako nanalo. Siyempre, alam niyo naman niya na kailangan yung manood ng ASAP natin to every Sunday. Meron akong pinopromote at meron akong i-release na bagong Christmas song composed by the Jonathan Manalo titled Paskong Kayakap Ka. Sobrang gandang kanta, guys. Sana po ay supportahan nyo. Nako, guys, feeling ko nabitin kayo sa shinier ko at ni-reveal ko sa inyo today. But, syempre gusto ko magpasalamat sa Lx2 Entertainment for this wonderful experience. Talagang sobrang nag-enjoy ako and sana nag-enjoy din po kayo. This has been Things You Should Know About Erik Santos. Bye guys, stay safe!